Pagtitika at pagninilay, ito raw ang kahulugan ng Semana Santa para sa karamihan, pero para sa ilan, panahon din ito para makapagpahinga at makapag-bonding ang pamilya. Live mula sa South Luzon Expressway, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Joseph, alam naman natin kung kailan siksikan ano, at saka maraming mga kababayan natin nagpupunta sa isang lugar. Kanina ay nag-road trip ang ating team papunta sa Tagaytay. At para dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong pamilyar nagpupunta dun sa lugar kapag Holy Week, narito po yung schedule kung kailan maluwag at kung kailan masikip ang mga kalsada. Ilang tulog na lang, time out muna ang marami sa toxic na pang-araw-araw na buhay. Sa darating na Holy Week, dapat siyempre pagtitika at pagninilay-nilay ang mauna. Pero para sa marami, nakating-kating humawak sa Manibela. Heto ang isa sa paboritong ruta, southbound sa SLEX, exit sa Santa Rosa, Laguna. Sa complex na ito kung saan nagahalo ang syudad at kalikasan, baka kukulangin ang isang mabilisang stopover. Hanggang alas 6 ng gabi sa buong Holy Week, bukas ang kanilang mga libreng picnic area. Next stop, akyat naman ang Tagaytay. Sa pangkaraniwang weekend, tinatayang 50,000 local tourists ang nagpupunta rito. Pero tuwing Holy Week, pumapalo sa kalahating milyon ang bisita ng Tagaytay. Holy Week kasi sir dito sa Tagaytay eh talagang napaka-busy. Ang busiest days talaga dyan sir, nagsisimula yan ng Lunes Santo. Yung Lunes Santo hanggang Huwebes Santo sir, yan yung bisita iglesia. So maraming mga buses, tsaka mga family, dumadagsa sa mga simbahan natin, sir, yan, pag ganung araw, Lunes hanggang Huwebes. So pag Huwebes, sir, ano yan eh, talagang punong-puno kami dito kasi yan yung time na peak. Pinopromote talaga namin talaga, sir, religious tourism, aside from being a resort and retirement city, religious tourism. 70 religious congregations magsasawa ka raw sa pagpipilian para sa Stations of the Cross. Pero kaunting warning lang, sa mga araw ng Huwebes Santo at sa Linggo ng Pagkabuhay, asahang hindi lang kayo ang nakaisip na magtagaytay. Crowded, sir, ang Tagaytay kasi yung mga simbahan natin punong-puno. Maluwag yung daan natin pag Biyernes Santo at Sabado. O yung pinakamaluwag. Para sa the usual, kape-kape, muni-muni, pasyal at palamig ulo. Sa Good Friday at Black Saturday, pas muna raw para magtika. Pero ang hindi mag-holiday, ang panalong view na ito ng Taal. Kahit sa tabing kalsada lang, perfect spot na. The weather itself is very good. So you can feel kung ano yung inner self na gusto mong ma-feel. It normally happens within the area. Kapag pumunta ng Tagaytay, yung maisip mo palagi yung mga galaan. Pero nung pinapunta kami ng tito ko at ng tita ko dito, dito talaga parang you can feel the presence of God. Mula Santa Rosa, Laguna, pag-akyat sa Tagaytay, may dalawang opsyon ang magro-road trip. Ang pakanan, diretso sa downtown Tagaytay at papuntang Batangas. Kaya mula sa malamig na bundok, pwedeng hataw naman sa init ng dagat. Kung kakaliwa naman, tuloy pa rin ang gala papunta sa Laguna at iba pang bahagi ng Batangas. Kabilang na ang bayan ng Talisay para sa close-up view ng Bulkang Taal. Joseph, nandito tayo sa Traffic Control Center ng South Luzon Expressway. Ano, at ayon dun sa mga staff na nakausap natin kanina, ngayong gabi ay nag-register daw ng heavy volume ng mga sasakyan dyan sa southbound lane ng SLEX. Palabas yan ang Kalamba. Ano, pero ito daw ay normal na dahil nga Friday night. Ano. Para naman dun sa mga babiyahe, sa darating na Holy Week, ang peak period daw na inaasahan dito sa may South Luzon Expressway ay sa darating na Holy Wednesday. Ito ay sa mga oras daw sa pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang mga alas hanggang bandang alas 9 ng gabi, Joseph. Pagdating naman daw ng Thursday ay bahagyan na luluwag na itong South Luzon Expressway, Joseph. In sa Holy Week, kung halimbawa may balak silang pumunta sa Tagaytay, no, when is the best day to go there? Kasi obviously pag Thursday, Friday, medyo delikado na 'yan, medyo mahirap na silang gumalaw. What's the best day to go there? Yeah, actually yes, Joseph. Actually, kung yun dun sa mga magro-road trip lang daw, ano, tsaka gusto nilang, kumbaga, solong-solo nila yung kalsada, the best time daw is Friday and Saturday. Kasi yung mga panahon naman daw yun, syempre mas marami pa rin doon ang mga nasa bahay na. Pero pwede pa rin silang sumilip dun sa napakarami mga simbahan sa Tagaytay. Monday, Thursday, at tsaka Easter Sunday, expect daw na talagang heavy traffic dyan sa Tagaytay, Joseph. Alright, maraming salamat. Cedric Castillo.